Happy Father's Day. Oy, thank you na. Naiiyak-iyak siya. Yung aquarium niya na pinapangarap niya. Magluto ako ng aga namin. Mamaya ako na lang i-set up yung aquarium namin ni Santi. Itong leftover naming kanin kagabi, isasangag ko lang. Tapos si Santi, ito, pinagsahin ko siya ng brown rice. Hindi ko na isasangag yung brown rice ni Santi. Init ko lang sa microwave. Ito yung ulam namin. Meron pa kami leftover na sweet and sour na ginawa ko na fish. Yan. So, magsasangag muna ako. Si Santi, ayun lang naman eh. Ang mami niya, naligo na. Galing din kasi ng hospital yan eh. Excited? What's that? It's an aquarium. Excited na siya. Gusto niya nang magawa namin yung aquarium niya. May iset na namin. Pag uwi dito sa bahay, hindi pa pala tapos yung gift nila sa akin. Bukod dun sa aquarium namin ni Santi. Ito, nag-effort talaga sila. Bumili silang dalawang magmami ng car. Nakakatawa naman. Kaya pag bigay nila sa akin, naluha na naman ako. Pasensya na kasi talaga mababa yung luha ko. Naiiyak talaga ako, lalo na yung mga ganito. Simply the best. Simply the best na alagay. Number one, Dad. Happy Father's Day. Kasi nga, June 18 dito is Father's Day dito sa UK. At syempre, nakakatawa talaga yung message, eh, diba? At ito, si Santi siya mismo talaga yung nagsulat. I love you, Dad, Santi. And then, dito nakalagay, I'll be a good boy. Yan, talaga namang good boy ka, anak. Thank you. At ito, may message din sa akin si Honey. Dearest Honey, thank you for being a good, best, amazing dad to our special Santi. Please remember we are in this together. We will face the highs and lows of parenthood. Don't forget that Santi is the product of our love. Though he uses all our patience and sanity, thou shall not give up on him. Syempre naman, tulungan tayo, tapos hindi tayo mag-give up. Gagawin lahat natin para kay Santi. You're one in a million. Happy Father's Day. We love you so much. We can ask for a different daddy but you only. Kaya thank you sa inyong magmami. At ito, lalo ko na-appreciate ito talagang ginawa nyo na to, na card na to. Ang ganda ng card, tuwan-tuwa ako. At ito, may lalagyan siya. Binigay kasi nila sa akin card na eh. Kala ko bibili pa ako ng frame. Bala ko sana bilhin ng picture frame. Pero maganda na rin naman, di ba? Later on ko na lang siguro bibilan ko din ng picture frame. Tapos ilalagay ko siya dito sa desk natin. Yan, para laging nating nakikita. Yan. So, dyan ko lang siya itatabi lagi. At ngayon pala, bukod dito, dahil Father's Day, tapos yun nga, mag-set up kami ng aquarium ni Santi, hindi pa rin kami tumitigil ng worksheet task, araw-araw pa rin. So, ito, magpiprint ngayon ng worksheet task. Gagawa ako yung mga ganito, mathematics ni Santi. Ito yung gagawin niya ngayon. At ito lang naman si Santi, ayan siya. Inaantay niya na yung gagawin namin. Kasi nga, kailangan talaga is makagawa kayo ng routine para hindi kayo nahihirapan papasiting tolerance nyo sila, yung upo talaga sila matagal, magpapalo talaga sila instruction. Pagka talaga meron kayo nagawa ng routine, tuloy-tuloy lang naman talaga. Kaya mahalaga pa rin yung tapos yung activity, syempre, dyan na nagsisimula yung social behavior talaga nila. Yung nakikinig sila, tapos kung may tatanong din, nakakapagtanong na rin. Yan. Kaya napakalaga ng worksheet task, lalo na pag papasok na din nga si Santi dito, di ba? At least ma-prepare ko siya lalo pag nagpumasok na siya ng school. Nangingimami niya ng apple. Natapos na kami mag-worksheet task ni Santi. Nag-apple siya ngayon, yun ang merienda niya. Hindi na ako pinagluto ni Mami, talagang Father's Day na Father's Day. Nag-order na lang kami ng pagkain sa Istanbul. Yan, Arabic cuisine siya, di ba, honey? Yan, pakita namin sa inyo yung kanilang wrap dito, yung shawarma nila, napakalaki, tsaka malalaki yung order. Ito, mag-set up na ako ng aquarium ni Santi. Ito yung mga binili na namin dati pa. Ito yung driftwood na binili namin. Ito, 8 pounds namin to nabili. Makita nyo, solid yung driftwood nila. Ang ganda. At ito yung ating sand, black sand. Siyempre, kailangan natin ng water conditioner. Ito yung Fluval water conditioner. Ito yung ganito, medyo branded na to eh. Tapos, kakailangan din natin tong quick start na
beneficial bacteria in a bottle. Ang ginagamit ko dati, Seachem Flourish eh. Kaso dun sa Pets at Home, wala silang Seachem Flourish. Meron sila itong API Quick Start. Ito yung ating aquarium na isi-set up. Hindi muna pala ako aquascaper, ha? Baka mag-expect kayo sa akin na napakaganda ng setup ko. Ang mahalaga lang, magkaroon lang kami ng aquarium ni Santi. Tapos maglagay lang ako ng konting hardscape tsaka yung ating konting halaman. Yung ganitong aquarium, dahil nga Fluval yung tatak niya, medyo branded. Kung i-convert natin sa Philippine Peso, is around 7,000 tong ganito. Ito yung 9 gallons nila or yung 34 liters nila. Meron pa sila nung 15 gallons eh. Pero itong 9 gallons na ganito, dahil built-in na yung kanyang filtration. Ayun siya, oh. Yun na yung filter niya. Nandito yung pump niya. Ito yung filter niya na may kasama ng media. Tapos ito yung pre-filter na pwede pa nating lagyan ng pwede pang lagyan ng filter foam o kaya ng ano tawag doon, yung ceramic media. And then ito yung light niya. Maganda na yung light niya pang pwede na siya pang low-tech tank. Low-tech lang naman yung gagamitin natin, gagawin nating tank. Hindi naman high-tech, di tayo mag-CCO2. Kaya low-tech lang din yung mga plants na gagamitin pa rin natin. Ito yung filtration niya, ito yung nasa box niya, kaya siya naka-box na ganito. Ito yung pre-filter, ito yung filter niya. Tapos tinanggal ko lang yung carbon, ito, kasi hindi naman natin gagamitin to. Ito, hindi tayo gagamit yan kasi magpe-fertilizer tayo. Hindi magiging mabisa yung fertilizer natin pag naglagay tayo ng carbon. Yung heater, sold separately lang siya. Ang gagawin nga nating isda dito is subtropical. So, hindi yung mga tropical fish. Pwede, alam ko, platy. Pwede din tayo mag-shrimp. Goldfish, pwedeng pang malamig na tubig yung kahit walang heater. So, ang magiging pet namin ni Santi dito, yung fish na hindi nakakailanganin natin ng heater. So, pero bago tayo maglagay ng livestock, maglagay tayo ng fish, ng shrimp, it would take at least 1 month, so kailangan natin mag-nitrogen cycle. Even magkaroon tayo ng beneficial bacteria. Kasi hindi tayo gagamit ng test strip kasi medyo mahal din yung API na test strip. So, para lang makatipid, at least gawin na lang natin ganun. Diba? Mag-ghost feeding lang ako dito. Ang gagawin ko lang is hardscape, tapos maglalagay kami ng halaman ni Santi. Ang hardscape namin, pebbles. Meron na kaming pebbles dyan. Tsaka itong hansan. Tapos itong dripwood. Yung plant, mag-order pa ako ng plant. Yan. So, umpisaan ko lang muna yung hardscape. And then, later on na siguro mag-a-add ng plant. Tapos mag-ghost feeding ako dito. Para at least mag-build siya ng ammonia. Para magkaroon tayo ng yung beneficial bacteria natin. Mag-start talaga yung kanyang nitrogen cycle. Pagpaliban muna natin yung pag-setup natin, dumating yung order namin. Ito yung in-order namin sa Istanbul. Binabanatan na agad ni Santi yung French fries. Cheat day na muna siya kasi kailangan gluten-free. Dandaan ko na lang siya yung diet niya para at least maging gluten-free yung diet niya. So yan, kain muna siya. Yan. Ito yung lamb, tapos may kanin to sa ilalim. Ano tawag sa pizza na to, honey? Hindi. Garlic bread with cheese yan. Garlic bread with cheese. Pero para siyang pizza. Tapos may salad siya dito. Ayan, nilagay lang nila yung salad. Napakarami ng order. Tapos ayun lahat yung sauce. Ito yung shawarma nila, wrap. And then meron tayong kubus bread. Kubus bread. Tapos lamb and chicken. Lamb and chicken. Kain po tayo. Ito yung ribs. Barbecue ribs, yan. Nakatapos na ako sa pag-hardscape ng ating 9-gallon tank. At ito yung kinalabasan. Para siyang yung river stream, yung biotope. Ganun lang, para simple lang yung ating setup ng aquarium. Hindi na ako gumamit ng mga dragon stone at series stone kasi mas mahal din yung mga stone na ganun. Ang pinaka-highlight lang siguro ng ating hardscape is itong ganda ng dripwood natin at yung laki ng dripwood natin. Yan. Hindi ko na siya binabad muna sa tubig. Nilagay ko na agad siya. At for sure, magtatanin yan. Magkakatas pa ng tanin yan. Eh, beneficial naman yung tanin. Kaya okay lang sa akin. Wag na lang sana siyang magpo-float. Pero sa tingin ko, hindi naman pag nag-fill na tayo ng tubig. Kasi medyo mabigat naman siya.
Yan. Tapos yung ginamit ko nga pala, sinabi ko kanina, yan, yung gravel natin. Yung, hindi siya sand, hindi siya fine. So, pero black siya pag nasa tubig na siya. Ang maganda dito sa nabili natin na to, naka-instruction kasi wash it before eh. Pero nung winash ko naman siya, malinis siya. Pwede ng direkta rin. At 8 kilo siya at nagamit siguro natin is 6 kilo. Yung mga 2 kilo siguro yung natira yan. At pwede pa tayong magdagdag. At, pero sa akin okay naman na to. Yan. Medyo mahina yung ilaw namin dito. Dito kasi sa UK, yung mga ilaw ganyan lang. Hindi katulad sa Pilipinas, yung kulay puti, di ba? Ganyan pa rin ang ilaw nila dito. Tsaka natulog na rin kasi si Santi. Yan. At pasensya na kung mahina lang yung boses ko. Yan. At ito nga pala yung pangalan ng ating driftwood. Ito yung brand, Tropics Decor Wood. Rosewood is a fish thing. Ewan ko kung rosewood to kasi sa gitara, alam nyo yung finger fret. Yan, ganyan ang kulay, di ba? Parang rosewood eh. So siguro rosewood siya. Yan. Tapos ito yung media niya pa, yung carbon. Hindi naman tayo gagamit yan. Pero pagka, later on, pagka bumili tayo ng bio media pa, ng ceramic media, pwede natin gamitin yung mesh niyan. Doon natin ilagay. Pero tatanggalin lang natin yung carbon. Ito yung remote niya para doon sa ilaw para mabuksan na natin. At mailagay na yung lid. At mag-fill na tayo ng tubig. So, fingers crossed tayo na sana hindi maguli yung ating hardscape tapos hindi lumutang yung ating kahoy. At medyo may tubig na yung konti. Para at least nakita ko na hindi naguguho yung ating ginawang substrate. All went well naman sa paglalagay natin ng tubig at wala naman link yung ating tank. At ayan, nabuksan ko na rin yung pump natin at malakas talaga yung pump niya. Oh. Dalawa yung duckbill niya, napapatakbo niya, malakas yung water agitation sa taas para at least meron tayong exchange ng CO2 tsaka oxygen. At yung luckily din, yung ating hardscape na driftwood, hindi rin siya umangat. Yan siya bali. Nagkaroon na ng tani na konti at ewan ko lang kung mapapansin nyo dito sa ating wala pa kasi yung ilaw natin, hindi ko pa yung nailalagay. Pinakita ko lang muna sa inyo yung water agitation natin. Yan, pero for sure yan, magtatanin pa yan. Pero luckily nga lang talaga, hindi siya lumutang. Ngayon, lagay na natin tong ating lid. At ito nga pala, yan yung stock ng aming orchids namin ni Santi. May alaga din kasi kaming halaman dito. Oops, medyo nagising yung ating batuta. Sige, sleep. Alak, sleep. Sleep lang. Dito lang si Daddy. Yan. Pakita ko lang sa inyo. Mabalik naman sa tulog yan eh. Ito yung sa aming window. Ayan, may orchids kami. Tapos ito, ang ganda ng plant din nila. Oh. Ano yan? Indoor plant dito. Kailangan lang nandun ng konting araw. At hopefully, magbulaklak ulit yung dalawang orchids natin. So, balik tayo dito. Yan. Lagay na natin yung lid at para mapakita ko naman sa inyo yung ating ilaw na. Ngayon paglaruan natin yung remote control niya, yung ilaw. Yung brightness ngayon ng puti niya is hindi pa siya yung todong-todo. Pwede ko pang ilakas siya. Oops, mali pala. Ito, on and off pala yun. Ito, ayan, oh, pwede pa siyang lumakas. Ayan siya bale. Natodo na natin yung lakas. Pwede rin siyang maging blue. Ayan o. Oh. Nagdagdag tayo ng blue. So sana makita na lang doon sa ilalim. Ayan o. Oh. Sabay niya yung blue din. Pwede rin green. Ayan. Pwede nating i-off yung pinaka. So ayan, green siya. Green yung kulay niya. Oops, medyo hindi ko makita. Next is blue. Ayan, blue naman siya. Pero parang purple siya. Pero dito, pag yung sa tingin ko talaga blue siya. And then, eto may red din. Pero pag sa camera natin, orange. So, patayin muna natin itong light na yan. Tapos, balik natin yung white. So, paano ba papatayin yung red? Patayin ko lang yung ilaw na yon. Yan. So, yan. Tapos,
next time is yun na nga, bibili tayo nung plant natin. Tapos yun nga, meron tayo ditong Flubal na water conditioner. Kunin ko lang para pakita ko sa inyo. Saka itong ating API Quick Start. Itong Flubal water conditioner. So, ayan. Ito siya. Oops. Sana makita na lang yan. Tapos meron din siyang herbal extract para to reduce stress ng isda pag nag-introduce tayo ng isda later on. Pero gawin na lang natin mag-cycle tayo talaga ng 1 month. At ang water nga pala dito, ng water quality dito is hard water. Mataas sa calcium yung water nila. Tapos mataas din sa magnesium. Tinecheck ko yung water dito sa UK. Ganun yung water nila. Hard water, may part na soft pero mostly hard water dito. Tapos syempre yung temperature ng water dito, napakalamig siya. Kaya mas maganda talaga kung ilalagay natin is subtropical fish. Pero kung tropical fish, talaga mag-a-add pa tayo ng heater. So kung mag-a-add tayo ng heater, yung ating extension plug naman dyan, tatluhan naman yan eh. So pwede tayo mag-add pa rin ng heater. So nakasaksak dyan, ilaw, tsaka yung ating pump. Tapos, maglilit lang yung footprint niya. Maganda siya yan. Tsaka may honeycomb siyang ganito. Para hindi kita yung watermark natin. Tsaka nga mataas yung calcium dito. Siguro kung yung itim yung pinili natin. Kasi magiging itim yung background. Later on siguro dahil sa hard water nga siya, mataas yung calcium content. At beneficial din sa plant yun. Ha? Kasi trace element yung calcium tsaka magnesium. Eh. Sa tingin ko, pagka itim yung background natin, makikita natin mataas yung calcium content kasi magwa-white siguro yung background. Pero not sure lang. Later on siguro ma-observe din natin yun. Yan. So ngayon, paikutin ko lang muna siya. Magko-condition ngayon ako ng tubig para mawala yung chlorine and chloramine. Ang instruction lang naman dito, so 37 liters to 9 gallons. Ang nakalagay dito, nabasa ko kanina, as far as I remember, 5 ml siya, 40 liters ng tubig. So, isang cup siguro. Yan. Basta, pakita ko lang sa inyo pag nag-water change ako. So, yan. And then, yung beneficial bacteria natin, ang gagamitin nga natin is, eto naman, try natin tong API. So, yan. Pasensya na, hindi ko lang binuksan yung ilaw eh. Para at least, yan na lang muna yung gamitin natin. Yan, API Quick Start. Dati nga kasi ginamit natin, Seachem Stability. At magdadagdag din pa tayo ng ano dito, ng leaves para at least parang biotope na biotope. Unfortunately, dito yung catalpa leaves o yung ating Indian almond leaves, ano ba tawag sa atin sa Pilipinas noon, tsaka yung guava leaves natin. Nakalimutan ko talaga. Yung acacia leaves natin, wala tayo dito. Walang acacia dito. At ang mahal, parang 8 pounds para lang sa ilang piraso. So, pag umuwi tayo ng Pilipinas, magdadala ako dito ng acacia leaves siguro kung pwedeng magdala. Ha? Kasi syempre, baka ano yun din sa immigration, baka bawal. So, alamin na lang natin. Kasi mahal yung bibili pa tayo ng acacia leaves. So, ang gagamitin ko lang dito, pagpunta ko ng ospital, pagsundo namin ni Santi sa mami niya, mamumulot kami ng oak leaves. Pwede din naman yon. So, gagawin lang talaga natin to na parang black water tank or biotope tank na ano siya, medyo may tanin yung tubig niya. Tapos yung substrate natin nga, dahil pebbles lang siya, hindi tayo magtatanim ng rooting plant. So, puro epiphyte lang. O, pwedeng Anubias, pwedeng Java Fern, pwedeng Bulbitis, pwede rin mga mosses lang yung ilalagay natin. Yan. So, hanggang sa susunod na vlog na lang ulit po namin ni Santi. At itong ginagawa kong video, bali dalawa, dun sa aquarium channel din namin. At gagamitin ko rin itong footage na to. Tsaka dun sa Constantine 47, dun sa channel ng anak ko, yung kanyang channel, about his autism spectrum disorder, na nag-aquarium nga din kami dito. Kahit na galing kami Pilipinas nga, di ba, may aquarium si Santi doon, naging hobby niya to, siya rin yung nagpapakain ng isda. Nag-aalaga din kami doon ng isda noon. So, pinagpatuloy lang namin dito. Pero dito, syempre, hindi tayo makakapag-alaga na katulad nung ginawa namin pag-aalaga doon sa Pilipinas na may bakuran tayo kasi parang condo unit to. At bawal alam ko pag yung ganun yung gagawin natin, marami tayong fish tank eh. So, yan. So, siguro, ito muna yung fish tank natin. Siguro, hopefully, madagdagan. Siguro, maging tatlo. Siguro, pwede naman kasi kasya naman dito sa ating desk dito.
So, salamat po sa pananood at sana po subaybayin niyo yung dalawang vlog channel po namin na anak ko na si Santi. Take care po sa Pilipinas!